mabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, ayan. So, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Isa na ng mga debate po ang magaganap ngayong gabi dito sa In Defense of the Truth. At usapang sabat muli. Ayan. So, yung ating mga debaters, paki-open cam. Okay, magandang gabi po Sir Hillis and Ma'am Angie at dyan po sa atin sa live. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Pa-share po nung ating live ha, pa-share po nung ating live mga kapatid. Ayan. Oh, diba? Ito yung monitor ko. Paingay. Ayan, thank you ata. Okay, so siguro simulan natin at sabi ko nga po kanina ay usapang sabat muli ang ating pag-uusapan sa gabi ito at nawa po ay sana tayo'y makinig at magnilay po sa isang pag-aaral na ito. Hindi lamang po ito basta debate or argumentuhan, kung hindi isang pag-aaral din po ito ng bawat pinananampalatayalan na ipapahayag po ng ating mga kapatid. Ayan. Medyo masakit po yun. Ako may singaw. Ayan. Brother Jimel Bungalos, nag-send ako sa iyo ng link. Join ka na rito. Lika na. Nandun sa ano, sa link. Oo, sa PM. Okay, so ang topic po na kanilang pag-uusapan sa gabi na ito, ang Seventh Day Sabbath. Saturday, open close parenthesis, Saturday ay Seal of God. At syempre, ang ating pong affirmative dito, ang ating kapatid na SDA, at ang ating namang negative side, ang ating kapatid na RCC. Ayan. So, siguro bago natin simulan, ay pakilala po muna yung ating dalawang kapatid na ito. Syempre, pakilala po kayo para sa ating mga viewers at ano yung inaasahan at titindigan mo sa debating ito. Okay po? Syempre, unahin natin yung ating affirmative. Bro Edwell? Well, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po. Kung anumang oras, inabot po sa inyo ang broadcast na ito ng ating In Defense of the Truth. Ay kay po'y aming binabati. Ako pala si Brother Ed Ortales sa panig ng Seventh-day Adventist. Patunayan po natin na ang Seventh-day Sabbath, Saturday or Sabado, ay Seal of God. Okay, ang aking pinasahan, marami po tayong matutunan sa gabi ito. Nang sa ganon, katotohanan ay ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Back to you, Nuts.
Amen. Thank you. Maraming salamat po kapatid ni Edwell. At syempre, dako tayo sa ating kapatid na si Brother Friendly ng RCC, ang ating negative side po. Pakilala ka kapatid at ano yung inaasahan at titindigan mo sa debating ito. Ayan. Thank you, Sis Nat. Ako po si Friendly Binundo po ng dagnay ko po, Dong Fred. Isa pong RCC. Ako po ay negative. Kukontrahin ko po at pamamalian ang kanyang stand tungkol sa ang Sabat na Sabado ay sil. At saka hindi lang po ako basta negative. Magtatayo rin ako ng tunay na silyo ng Diyos at ng Banal na Espiritu. O, hindi lang po basta negative. Sa aking pong time mamaya, meron din po akong itatayo para patas po at para po sa lahat ng nakikinig. At yun lang po. Thank you po. Maraming salamat, Sis Nat. Okay, thank you. Maraming salamat po sa iyo. Ayan, kahit ano doon. Okay, so ayan, again, ang, sa mga bagong pasok po dyan sa atin sa, ayan ay mga supporter ng ating kapatid na Brother Edwell. God bless daw po. Ang topic po na kanilang pag-uusapan sa gabing ito ay ang Seventh-day Sabbath or Saturday ay Seal of God. Ayan, ang affirmative po natin syempre dito ang ating kapatid na Brother Edwell ng SDA. Ayan, simulan na natin at syempre kailangan magkaroon, meron tayong syempre magiging guide natin at pamantayan ng pag-uusap nito sa gabing ito ang ating rules. Okay? So, makinig po yung ating debaters. Okay, rules number one, ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20 seconds maximum. At kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds ay magde-next question po yung ating moderator. At number two, kung categorical po ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago po magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at magsasabi na po ng next question ng moderator. Okay? Number three, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo po na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Number four, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. Number five, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itatanggi niya ay automatic next question po tayo at sa ribatan, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan po siya ng 1 minuto sa kanyang oras sa pagtatanong at idaragdag naman ang 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pasensya po, missing out talaga ako. Number 7, bawat sinari po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lamang po at kung maaari ay huwag pong susundan ng sunod-sunod na objection. At jury final conclusion, wala po tayong objection. At number 8 po, hindi po pinapahintulutan ang mga physical na atake, katulad po ng mga pagmumura na nakasanayan. So ipinagbabawal po dito yan na yung mga medyo unnecessary words po na hindi naman kailangan para sa pagpapaliwanag ng ating paninampalataya o pinananampalatayanan ay hindi po pinapahintulutan dito sa pag-uusap dito. Number 9, no challenge question, mga tanong na kung paano kung mabasa ko ay hindi rin po pinapayagan na maitanong. Number 10, ito lamang pong iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, ang oras po na ating susundan sa gabing ito ay bali po yung normal na nakagawian po natin. 10-7, then 5 minutes para sa final conclusion. So, agree po dito yung ating both debaters? Yes po, let's take it. Amen. Brother Friendly, agree po? Agree po. May tanong ako po tungkol sa oras po. Magkaano po yun? Okay. Sa unang latag, 10 minuto. Sa first stand, then magkocross ng 7 minutes. Sa rebuttal,
Save uli, 10 minutes, tapos i-cross. Likewise yun ha, i-cross ng 7 minutes. Then final conclusion, 5 minutes. Ayan, mahaba na yun. Sis Nat, pwede ba mag-request mga 7 minutes lang yung conclusion? 5 minutes nga lang yun eh. 7 na lang. Conclusion? 5 minutes lang. Oo. Sige. Oo. Yung final, yung last, pwede ba 7 yun? Ah, Brother Edwin, payag po kayo. Final conclusion nyo, instead na 5, gagawin po natin 7 minutes. Alright. Ah, sige po. Okay, sige. Ayan, 10-7, 10-7, then yung final conclusion po natin. Yes po. Si ano ang pangalan ni Dong Friend? Ayan ano po. Ang tunay niyang pangalan? Friendly. Friendly Binondo. Ah, Binondo, friendly. Apo. Sige. Thank you. Wala po kayong camera, Brother Edwell. Okay, ah. So, 10-7 po tayo, 10-7. Then, ayon sa napagkasunduan ay 7 minutes po yung final conclusion. Okay po tayo doon? Okay? Okay po? Okay po. Okay, sige. Okay, so let's start. Ayan. Pa-share po ng ating live, mga kapatid. Pa-share po. Okay, so mute mo na kita, bro friendly ha. Bro Dong pala. Okay, so 10 minutes, Brother Edwell. Time is start now. Thank you po. Okay, thank you very much, Moderator Nudge, sa gabi ito. At muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Sapagkat gabi naman po ang oras namin dito sa Pilipinas. Kung kaya't talagang gabi na po. Well, mag-ibigan natin pong baksa ay the 7th Sabbath, 7th day. The 7th Sabbath, Saturday or Sabado ay ang siyang Son of God, tatak ng Diyos. Unang talata po na ating babasahin, mga kaibigan, ito po ay mabasa po natin sa Apokalipsis 7:2. Ito po ang sabi hanggang 3 ito. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos. Okay, tandaan po natin, tatak ng Diyos na buhay. At siya ay sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakaan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So mga kaibigan, okay, ito po ay panawagan sa halaga na sa huling mga araw na huwag munang ipahamak ang lupa, ang dagat, ang kakahoyan hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos. Okay? Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So mga kaibigan, ang essential po rito sa ating paksa, tatak ng Diyos. Seal of God. No? Okay. Ngayon, dapat po ba nating malaman kung ano po ang tatak ng Diyos? Opo, importante po yan. Sapagkat ang tatak, yun po ang pagkakilanlan ng may-ari kung ikaw ba ay sa Diyos o ikaw ba ay sa Diablo. Kaya mga kaibigan, importante malaman po natin kung ano ang tatak ng Diyos. Well, mga kaibigan, eto po. Ano nga po ba ang magtatatak? Ano nga po ba ang itatak? Well, meron po tayong mabasa, mga kaibigan, sa Efeso 1:30. Dito po ay may sinabi, 1:13. Efeso 1:13. Sabi rito, mula 12 hanggang 13, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Talatang 13, na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman
mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Well, mga kaibigan, sino po ang magtatak? Ang banal na Espiritu. Ang tanong, ano po yung itatak? Siyempre, tatak ng Diyos. Ano po yung itatatak, mga kaibigan? Siyempre, ang itatak, yung tanda ng Diyos, mga kaibigan. Well, punta po tayo sa Ezekiel. Huh? Ezekiel 20, talatang 12, ito po ang sinasabi, mga kaibigan. Ezekiel 20, talatang 12, ito po ang sabi. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. So mga kaibigan, ang tanda o kaya ang tatak ay isang bagay na mayroong kinalaman sa pagkilala, mga kaibigan. Well, ano po ang tanda na ito para makilala natin ang Panginoon at makilala din tayo ng Panginoon? Sabat po ang sinabi rito, mga kapatid. Sabat. Now, ano po ang tatlong bagay meron sa isang tatak, mga kaibigan? Okay? Halimbawa, ang tatak ng presidente, the seal of the president of the Philippines, nandun po yung pangalan, nandun po yung title, siyempre nandun yung territory. Okay? Ayan, halimbawa na lang po, meron tayong makikita sa YouTube, sa Google, na yung seal of Benigno Aquino. Ang sabi, ang pangalan doon ay Benigno Aquino Jr., President of the Philippines. Ang title, President, at saka ang kanyang territory, Pilipinas. Sabihin siya, nandoon yung tatlo na essential elemento sa isang tatak. Ngayon, atin po bang masumbungan ang tatlong elemento sa sabat? Opo, mga kaibigan. Ito pa, basahin po natin. Apokalipsis 20, talatang 11, dito po natin makikita ang tatlong elemento ng tatak ng Diyos, mga kaibigan. Ito po sabi, sapagkat sa anim na araw ay ginawa, okay, ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Narapat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Okay, nandito po ba ang pangalan? Opo. Sabi rito, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon. Okay? So yung pangalan, Panginoon, Lord. Okay? Ngayon, ano ang kanyang title? Nandito pa rin, ginawa ng Panginoon. Yung ginawa, ang Panginoon ang siyang gumawa. Therefore, the title of the Lord is Creator, Maker. Ngayon, ano po ang kanyang territory? Lupa at langit at lupa. So mga kaibigan, nandyan po yung tatlo. The three elements of the seal is present and the Sabbath, mga kaibigan. Kung kaya, wala na po tayong mintes. Wala na po tayong kawala. That the seal of God is the seventh Sabbath, the Sabado, the Saturday. Yun po, mga kaibigan, ang tanda na binigay ng Diyos sa kanyang bayan, mga kaibigan. Baka sabihin mamaya ni Dong Fren, ha, na sa mga Hudyo lamang, well, wala tayong problema. Wala tayong problema. Kung sabihin niya binigay sa mga Hudyo, wala problema. Hindi pa napaksa eh. Ang paksa, ang Sabat, 70 Sabat ay seal of God. Hindi po issue rito. Kung yan ay sa mga Hudyo lamang, hindi po yan issue. Kapag itanong mo yan, hindi po yan issue.
Kontrahin mo na ang Sabat ay hindi tatak ng Diyos. Yan ang kontrahin mo bilang negative, mga kaibigan. So, malinaw po, mga kaibigan, na ang tatak ng Diyos ay Sabat, mga kapatid, na itatatak ng banal na Espiritu, lalo na sa huling araw. Okay? So, ngayon, yung tanda at tatak, mga kaibigan, yan po ba ay magka-synonyms? Okay, meron po tayong talatang mababasa dyan. Dito po sa Roma 4:11, ito po ang sabi, mga kaibigan, Roma 4:11. Ito. Ayan na. 4:11 ng Roma. Sabi rito, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli. Ang tanda po natin, yung word na tanda. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak. Kamali daw, ha? Na ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya ay nasa di pagtutuloy upang siya ay maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya bagaman sila'y nasa di pagtutuloy upang ang katwiran ay mabilang sa kanya. So ang kunan natin ang pansin dito, mga kaibigan, na ang tatak o kaya tanda ito po ay interchangeable. Pwedeng papalit-palit. Ngunit kayo pang kalugan yan. Mayroong kinalaman sa pagkilala. Well, time is up. Thank you. Okay, ayan. Maraming salamat po, mga kapatid na Edwell. Okay, thank you. Maraming salamat po sa ating mga nasa viewers, sa live viewers, sa ating mga live viewers po. Pa-share po ng ating live, mga kapatid. Brother Friendly. Brother Friendly. Medyo nirama yes, po ako, sir. Okay, ayan. So, maraming salamat po para sa iyong first stand, ang ating affirmative side. At dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating negative side. Ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan. Okay, so, Brother Pendy, Bro Edwell, okay na po? Start tayo. Okay, nandito po yung 20 seconds sa akin na. Okay, 7 minutes para sa yung cross exam. Time start now. Sige po, tanong. Okay. Okay, maraming salamat, Sis Nad. So ngayon, ang ating tema na ang pinapatunayan mo na ang Sabat ay seal of God. Alin dito sa mga binanggit mong talata na ang Sabado, ang Sabat, ito ay silyo ng mga Kristiyano. Alin dito? Okay, sagot. Sa lahat ng mga pinaliwanag ko, na ang 70th Sabat ay silyo, tatak ng Diyos sapagkat merong tatlong elemento sa Sabat. Next question. Next question. Sunod na tanong. Next question. Ginamit mo ang Episo 1:12-13 na bagamat sinabi dito na ang banal na Espiritu Santo ay magtatak. Mayroon ka bang nabasa dito na sinasabi na ang Sabado, seal of God? Meron o wala? Categorical. Okay. Meron. Kasama na rin ang Exodus at Objection. Ezekiel. Time pause. Okay, sige, anong objection? Ang objection ko, moderator, malinaw po ang talata na binigay ko. Hindi po ako naghingi ng ibang talata para doon siya magpaliwanag. Sige. Ang categorical na question ko, naka-specific siya sa Episo 1:12-13. Ito ang tanong ko sa kanya. Linawin ko lang. Meron ba siyang nabasa sa talatang ito, Episo 1:12-13, na nakalagay the Sabbath o at ang Sabadong araw, the seal of God? Meron o wala? Yun po ang tanong okay. ko. Okay, Brother Edwell, meron kang objection or sasagot po? Okay, meron akong objection dyan eh. Sige po. Eh,
Hindi ko naman sinabi kanina na nandiyan mismo sa Efeso 1.13. Sa lahat ng mga talatang binanggit ko, doon mabuo ang aking paksa. Kaya hindi siya pwede magtanong sa specific na talata lang. Ah, okay. Sige. So, brother friendly, siguro magne-next question tayo kasi hindi niya rin ito sasagutin. Okay? So, meron tayo. Okay. Okay, next question. Dahil hindi mo sinagot ang Efeso 1.12.13, dito tayo sa Ezekiel. Okay. Ginamit mo ang Ezekiel 20 hanggang 12 na sabi mo na ang Sabbath, seal of God. Ito, babasahin ko muna para bago ako magtanong. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila na ako si Yahweh ang nagpabanal sa kanila. Ito ang tanong. Ang Sabat na Sabado bang ito, nagpatuloy ba sa panahon ng Kristiyano? Nagpatuloy o hindi? Categorical. Objection, Mr. Moderator? Time post? Yes po. Hindi po yan ang paksa na nagpapatuloy. Ang paksa po, ang Sabat ay tatak o silyo ng Diyos. Hindi yung nagpapatuloy, hindi po yan ang paksa. Counter objection, Moderator. Yes, sige. Anong counter objection? Counter-objection ako dahil ang talatang ito valid, ginamit niya ito. At ang paksa namin ay pasok to dahil tungkol ito sa Sabat. Okay. Sige. Okay, granted. Brother Edwell, sa aking assessment po ay narinig ko po rin yung kanina, ginamit ninyo at valid naman po yung tanong. Pero nasa inyo pa rin po. Ayon sa ating rules, number 3, kung hindi sasagutin yung tanong, meron tayong 10 segundo kung bakit hindi ito sasagutin para may paliwanag. Sasagot po or magte 10 seconds kayo? Madam Nads, ganito yan. Counter ha, counter ulit. Ang paksa po, tatak ng Diyos, hindi yung nagpapatuloy. Kaya, pwede natin ma-invalid yung kanyang tanong. Okay, sige. Kaya nga po tayo doon sa ating rules, meron tayong 10 segundo kung bakit hindi nyo ito sasagutin. Para sa inyo, ito ay invalid question. So, tayo po ay mag-next question. So, ganun po ba? Hindi yes, ito... next question. Pati invalid po yun eh. Okay, sige. So, lagi po natin, kung hindi po natin sasagutin yung tanong, ay gagamitin po natin at pasok dun sa rules na yon, sa rules number 3 po natin. Okay? So, next question po tayo. Okay? Bro friendly, next question. Sunod po tayo. Okay, next question. Ginamit mo rin ang pahayag 2-3. Sorry. Pahayag 7:2-3. Ayon dito, nakalagay, at nakita ko ang umaakyat sa gawing silangan, ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumisigaw siya sa apat na anghel. Ngayon, dahil ginamit mo ang talatang ito at ayon sa tema na iyong tinindigan bilang affirmative, tatak ang Sabat o Sabado ay seal of God. Dito ba sa talatang ito, binanggit ba sa talatang ito na ang Sabado o Sabat ay seal of God? Meron o wala? Okay, so sagot? Sagot. Meron o wala? Meron dyan, tatak ng Diyos. Meron dyan, tatak ng Diyos. Ngayon, pinaliwanag ko sa Ezekiel at Exodo plus Sabat po yung objection, Moderator. Time post. Sige. Anong objection? Nag-object ako, Moderator, dahil specific itong tanong na dito tungkol sa ginamit niya. Ginamit niya itong talatang ito. At meron talagang mababasa na tatak. Kaya hinahanap ko sa kanya yung Sabat na Sabado ayon sa kanyang tinindigan na Sabat ay seal of God yung Sabado. Ito yung hinahanap ko sa talatang ito. Hindi ko hinihingi sa kanya magpaliwanag sa ibang talata. Kaya ang tanong ka sa kanya, meron o wala na mababasa. Categorical mo na bago siya magpaliwanag. Okay. Bro Edwell, may counter o sasagot po? Okay, counter ah. Madam Nads. Sinagot ko namang meron eh. Merong mabasa na tatak ng Diyos. Pero ang Sabado, doon po yan sa Genesis at sa Exodus at Ezekiel. Nasagot po yung tanong niya, meron eh. Merong mabasa tatak ng Diyos eh.
Ah, okay. So, bro friendly. So, yun na yung pinakasagot niya. So, next question tayo, no? Okay, Next okay. question. Okay, sige. Okay. Time ratio. Sige. Next question. Okay, sunod na tanong. Okay. Ang sunod na tanong ito. Dahil sa mga talatang ito na tinindigan mo ngayon na ang Sabat na Sabado ay seed of God. Ngunit sa mga binasa ko, wala akong mabasa at wala ka rin nabasa. Ito ang tanong. Alin ba talaga ang totoo? Sa paggamit mo ng mga talatang ito, meron ba talaga o wala? Okay. Sagot. Meron to wala? Meron sa mga talata. Meron sa mga talatang binanggit ko. Seventh day Sabbath eh. Tatak ng Diyos. Tanda ng Diyos. Tatak ng Diyos. Nasagot ang tanong. Sunod na tanong. Okay, next sunod question. Na tanong. Dahil sinagot mo naman na meron. Ngayon, yung talatang ito, ibigay mo ngayon ang talatang ito at babasahin natin na ang nakalagay ay Seal of God na Sabat ay Sabado. Yung kumpleto ha, kasi ayon sa iyong tindig, ang Sabado na Seal of God, sa mga talatang binanggit mo, hindi na yung ibang talata, Revelation, Episo, Ezekiel, Roma, sa itong talatang ito, dito ko hinihingi sa iyo. Hindi ko hinihingi yung ibang talata na hindi mo binanggit kanina. Sa mga talatang ito, yung word na Sabat na Sabado na Seal of God, yung may Sabado, yun ang hihingin ko sa iyo. Okay. Meron o wala? Okay. Categorical? Meron. Meron sa mga talata. Okay? 70 Sabat, walang iba kundi Sabado. Okay, ano po ang 70 Sabat? O, dito tayo sa ano? Dictionary. Seventh day. Sabado po, kaibigan. Kaya sa mga talata. Objection, moderator. Objection, moderator. Time pause. Okay, sige, anong objection? Ang objection ko, moderator, malinaw naman po yung tanong ko. Ang tinatanong ko sa kanya dito sa talata, hindi ko inihingi sa kanya yung definition ng dictionary kasi iba okay. Yung Biblia sige, ang sige, sige. Pag-uusapan dito. Okay, ang brother... nahanap ko doon sa mga talatang iyon na mayroon talaga yung ginamit na talata, Revelation, Episo, Ezekiel, Roma, sige, sige. Nandoon talaga yung Sabado na Sabat na may seal, ng mga word na Sabat na Sabado okay, na may seal. Okay, sige, sige, ito na lang. Brother Edwell, doon po sa specific na talata na tinatanong niya na ginamit niyo po, doon niya po yata gusto makita yung topic na tinitindigan niyo po ngayon. Yung Sabat, with open close parenthesis, may Sabado. Yes. Okay, Madam Nads. Madam Nads, ang napanggit po kanina sa nabasa ko, seventh day. Sabat, seventh day, no? Ngayon, dahil hindi naman ako tapos ito paliwanagan na inabas pa ng oras eh. Ngayon, sa dictionary, ang seventh day ay Sabado. So, anyway, no? Ay, huwag niya naman akong limitahan sa sagot ko eh. Basta sinabi niya, tanong niya, meron. Sagot ko, nasagot ko ang kategorikal niya. Huwag siya masyadong mapaghanap na hindi ko nabanggit. Okay, sige. Next question na lang tayo. Okay, ito, last question ko. Bago ako mag-weave. Ngayon, sa lahat bang mga talatang ito dito sa New Testament, ito, Revelation, Roma, Episo, ito lang kasi ito lang yung nakalagay dito na binanggit mo kanina. Meron ba na nagpatuloy talaga yung Sabat na Seal of God? Meron bang bababasa word for word? Dito ha, sa ginamit mo na talata, yung Revelation, Episo, Roma, New Testament ito. Dito, hinahanap ko sa iyo ngayon yung Sabat na Sabado na Seal of God. Maaari ba sa talatang binanggit dito, Revelation, Episo, Roma? Meron o wala? Sagot? Meron. Mga paliwanag ko. Kung nakinig ka lang sana. Objection, moderator. Objection, moderator. Sagot ko meron. Sige, anong objection? Hinihingi ko sa kanya sa tatlong talatang ito, Revelation, Episo at Roma,
Doon ko po siya hinihingan. At kung meron po, ipakita po niya. Kasi inihingi ko po sa kanya. Kanina ko, kanina okay. pa ako naghihingi. Okay, sige, puro sige. Puro po sa meron, wala po siyang mapakita. Okay, for the last time siguro, Brother Edwell, kanina pa po yata tinatanong ni Brother Friendly na yung topic na ibinigay nyo ngayon, specifically po dun sa Seventh Day Sabbath, open-close parenthesis na Sabado, hinahanap niya sa lahat ng talata na inilatag nyo po. Na sa New Testament po. Oh, sa New Testament daw. New Testament, okay. Counter-objection, Madam Nats eh. Sige po. Ang patunay ko naman, hindi lang naman sa New Testament eh, buong Biblia eh. Kaya huwag niya ako limitahan sa pagsasagot, no? Kung marunong siya magtanong eh. Okay, Bro Freddy, so yun na yung pinakang sagot niya, hindi na natin siya mapipilit. At yun na yung pinakang tinitindigan niya. Sa buong Biblia, yun yung stand niya, kung ano man yung topic, at yung topic pala na ibinigay niya ngayon. So, may next question tayo. Weave ko na. So may 46 seconds pa. So officially wave na po nung ating nagko-cross exam. Ayan. So okay. So dako na po tayo. Maraming salamat po sa iyo, kapatid Edwell and brother Friendly. Ayan. So shout out po tayo diyan. Pastor Baler, magandang gabi po sa iyo. At si Sis Mary Jane, ayan, magandang gabi po sa inyo. Okay, so dako na po tayo para sa ating negative side, para sa kanyang first stand. Okay, so Bro Dong, 10 minutes, time start now. Sige po. Okay, magandang gabi sa lahat po. So ngayon po, no, base po sa ating pagko-cross-examine sa ating pong kaharap sa debating ito, hinihingi ko po sa kanya yung word for word na tinindigan niya. Wala po siyang may pakita. Puro po siya meron. Ngunit nagpapaliwanag siya, wala naman doon sa mga hinihingi ko sa kanyang talata. At saka nung ginamit po niyang Ezekiel, nandito po, meron po akong Tagalog dito na Biblia, itong magandang balita. Na sabi niya, ang Sabbath ay seal of God. Ito nga sa Ezekiel 20:12, talatang 12, ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila na ako si Yahweh ang tagapagbanal sa kanila. Yes, ibinigay ang Sabat na ito, ngunit hindi rin nakalagay rito ang kanyang tinindigan na ang Sabat na Sabado ay seal of God. Nakalagay dito Sabat sapagkat sa panahong nagbigay ang Diyos, hindi po nakalagay ang Sabado po, hindi po nakalagay. Bagamat ang pahinga ng mga Hudiyo, yes, Sabado po, yun po ang ikapitong araw sa kanila po. At nabanggit niya po kanina yung dictionary, meaning dictionary. Hindi niya po alam, nag-research din po ako tungkol dyan. Ito, binasa ko. Dictionary meaning about Sabbath. A day of religious observance and abstinence from work keep by Jewish people from Friday every day to Saturday, even had by most Christian on Sunday. So, ang Sabbath pala ay ang ibig sabihin ay rest. Hindi siya tumutukoy sa araw. So, dyan pa lang po, mauunawaan po natin na ang aral ng Seventh Day Adventist ay maling-mali. At ang tindig pa niya ay sel, ginamit niya ngayon ang episo 1:12-13. May nakalagay po dyan natatak ng Espiritu. Tinanong ko sa kanya kanina, meron ba siyang nabasa dyan na ang Sabat, na Sabado na tindigan niya ay meron ba? Puro siya meron, pero in reality, wala po. Ano pong ginagawa ng ating kaharap pagsisinungaling sa mga viewers natin? Yun po ba ang aral? At kailan nagsimula ang aral ng SDA? Sa panahon ni Ellen G. White? My dears, brothers and sisters, magising kayo sa katotohanan. Only Catholic teaching the truth. Only Catholics exist long time ago in first century. Wala pa pong Ellen G. White na nagtayo ng SDA. Wala pa pong kahubungan ng SDA. At sinong niluloko ng kanilang doktrina na ang Sabat ay Sabado? Mali po.
In dictionary, Sabat is araw ng pahinga. Kung anong araw, kaya nga doon sa Jerusalem, kaya nga ito nag-research din ako, there are three consecutive Sabbaths in Jerusalem. Typos. Yes po, Basic po, Madam Nad, sa ating rules na walang personal na atake. Moderator, kasi tayo ko ito, wala siyang karapatan. Masyadong personal ang atake. Sinong niloloko nila? Yung mga personal na Moderator's time na po, moderator's time. Paki-mute po, paki-mute po muna. Medyo na napansin ko kami, may sinasagot lang po kanina ako sa Messenger. Bro friendly. So, ano po ha, iwasan po na ang sabi ko nga po dito sa defense ay medyo mahigpit tayo dun sa mga wordings na ginagamit po natin. Sige po. Okay, iwasan po natin yung ganun ano, iwasan. Pwede nating dali siguro sa ibang termino, pero hindi yung very personal doon sa katunggali mo, ha? Okay, iwasan natin yung ganon, ha? Okay po tayo? Okay. Ilang minutes na po? Marami pa, oh. Hindi nyo ba nakikita ito siya, oh? 6 minutes and 23. Okay. Sige, malayo pa, madami pa yan. Okay, ayan. Okay, so next time yung warning, pero anuhan mo na kita, ha? Okay, 6 minutes and 33 seconds. Okay, time, resume. Sige po. Okay po, pasinsya na po sa mga nakikinig. Nadala lang po ako dahil po sa ating pagpapahayag po. Bagamat hindi siya character assassination, sapagkat hindi personal to the person. Yun po ay pagpahiwatig, that's part of the bit. Pero sige po, tinatanggap po natin. Mga kababayan po, ito po ihayag natin ang tunay na silyo. Ang tunay na silyo na binabanggit po dyan, ayon po sa turo ng Catholic, the Catechism of the Catholic Church. Ito po, meron po akong CCC dito. The baptism incorporated into Christ by baptism, the person baptized is configured to Christ baptism, seal of the Christians with the indelible spiritual mark. Ito po ang turo ng simbahang Katoliko na ito ay mula pa sa mga unang nagtatag ng simbahan, mula sa mga apostolis na turo po. Hindi po naputol yan dahil ang Pope natin walang putol yan. Mayroon po tayong konsilyo na nainupuan at pinag-usapan ng mga buong obispo yan. Hindi po kagaya ng ating kaharap na SDA na kailan lang sumulpot ang kanilang aral at sasabihin ang Sabat ay ang silyo. Kaya nga tinatanong ko sa kanya, nagpatuloy ba ang Sabat sa mga Kristiyano? Wala po siya, hindi po niya sinagot yon. Ang sagot po niya, malayo po sa ating tanong po. Nag-object po siya. Nakapalungkot po. Dahil ginamit niya ang ipiso tatak ng Espiritu Santo. Ngunit ang binabanggit sa banal na kasulatan. Meron, ayon po dito sa ipiso 446, mayroon tayong iisang pananampalataya, iisang bautismo at iisang Diyos. At nagkakaisa po ang tatlong personang ito. Na ito ay tinuro ni Kristo doon sa Mateo 18:19. Sabi ni Kristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, so binyagan niyo sila. Dahil sa binyag po, ayon sa turo ng simbahang Katoliko, ng Catechism, tayo po ay nagkaisa sa Diyos. Kaya nga dito sa 12:73 ng CCC po, incorporated into the church by baptism. Maging sa simbahan po, ay nakikiisa tayo. Dahil ang silyo ng Diyos, ayon dito sa 12:72, incorporated into Christ by baptism, the person baptized in configured to Christ, baptism is the seal of Christian. Ang bautismo po, yan po ay silyo ng pagiging Kristiyano po.
At yan po ay tanda ng pakikisa natin sa Diyos na may tatlong persona. At yan na mismo ang tatak ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat 1 Pedro 1:2, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagkakaisa. Kung ang Espiritu Santo man ang magtatak, yun po ay kaisahan ng Ama at Anak. Sa pamagitan po ng binyag, doon po tayo nagkakaroon ng pakiisa at may tatak po tayo bilang Kristiyano. Ayon naman dito po sa Catechism of the Catholic Church 1274, the Holy Spirit has marked with us the seal of the Lord Dominico's character for the day of redemption. Baptism indeed is the seal of eternal life. Ang binyag po pala ang seal, hindi po pala ang sabat. Bakit hindi ang sabat? Ito po ang talatang dyan. Marcos 2:27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw sa pamamahinga para sa tao. Yun po ang tugma doon sa binasa ng Ezekiel 20:12, na ibinigay sa kanila ang pamamahinga. At patuloy po, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Malinaw po ito sa Marcos 2:27. Giba po ang kanyang argumento. Wala po siyang mukha po na iharap sa talatang yan. Marcos 2:27. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Bagkus ang tao po dahil nagtatrabaho ng 6 na araw, binigyan ng Diyos ng kapahingahan. Para saan? Para magsamba sa Diyos. Kaya nga doon sa Jerusalem, there are 3 Sabbaths, and Muslim, Friday, and Jewish, Saturday. In Catholic Church, Sunday, that is a Christian. Exists long time ago, in 1st century pa, nagsimula. 3 lang po ang binabanggit po sa kasaysayan po. Kailan nagsimula ang SDA sa Jerusalem? Kung walang Helen White, walang James White at sino paman, wala pong aral na tinatindigan ng ating kaharap ngayon. Wala pong ganun. Pero ang atin po, kahit sinong historian, maliban sa pastor, sapagkat ang pastor ay kukontra talaga. Pero kahit sinong historian man, magpatotoo talaga. The early Christians and the only Christian is the Catholic. Ito po ang dapat pakinggan ng lahat ng mga viewers natin ngayon at sa lahat ng makakarinig sa debating ito po. Na ang tunay na turo po na ating pakikinggan ay ang Catholic lamang po. Ang Catholic Church po. Marami pong talata sa Biblia. Kaya bakit po hindi natin sinusunod ang batas ng Hudyo? Dahil Revelation 3:9 at Revelation 2:9, yung magpakahudyo mga sinaguga ni Satanas. Ayon po sa talatang iyon. Kaya hindi po sumusunod ang Katolik sa batas ng judaism. Okay, so time's up. Okay, ayan. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na friendly, para sa iyong first stand. At dako na po tayo, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section, sa atin sa live viewers. Ayan, magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng mga bagong pasok. Ay, ang topic po na kanilang pinag-uusapan ay ang Seventh Day Sabbath or Saturday ay ang Seal of God. Okay, Brother Edwell? Yes. Okay, ayan. So, cross-exam na po tayo for 7 minutes. Naka-off cam po kayo. Naka-open na po. Ayan, okay. Ayan, okay na po siya. Okay, so 7 minutes para po sa yung cross-exam. Time start now. Sige po, tanong. Okay. Parang tanong. Mr. Dinondo, ang sabi mo, merong 3 Sabat. Pwede bang malaman kung ano yung 3 Sabat? Yes. Ang 3 Sabat pong ito, ayon po sa aking nakalap dito sa www.jewishboston.com. Na-research ko po ito. Ang sabi
po dito, there are three consecutive Sabbath in Jerusalem. Ito po ay Friday Muslim. Diyan po ang din ng worship nila. Okay, ito next question. Next question po. Okay. Sa yung nasa Biblia, may alam ka bang tatlong Sabbath na nasa Biblia? Meron o wala? Sagot? Wala po akong binanggit kanina po tungkol po sa pagtandig ko po tungkol diyan. Ang ginamit ko po ay tungkol sa fact po ang ginamit ko tungkol po sa Jerusalem. Kung anong reality po. Next question. Okay. Next question. Okay. Sinabi mo naman na ang banal na espiritu ang magtatak. Palagay mo, ano yung itatatak ng banal na espiritu? Sagot? Ayos po. Ang tatak ng banal na espiritu ayon sa teaching of Catholic po, yun po ay binyag. The baptism is the seal of Christ and seal of the Holy Spirit po. Kasi ang binyag po, yun po yung pag-isa natin sa Diyos at sa pag-isa din natin po sa simbahan po na kanyang tinatagpo. Kaya yun po yung tatak ng, next question, ng banal na espiritu dahil nagkakaisa po. Next question. Ang sagot mo ay ang itatak ng banal na espiritu ay ang binyag ayon sa Catholic doctrine. Ayon naman sa Biblia, ano yung itatatak ng banal na espiritu? Yung ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia po, hindi po malinaw kung anong itinatatak. Kaya nga, binigay ang authority sa simbahan. Kung anong ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahintulot din doon sa langit. Kanino ibinigay sa mga apostolis? Kaya ang turo ng simbahang Katoliko ay nasa Biblia po. Kasi sa Mateo 28:19, gawin ninyo silang alagad. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. So binyagan niyo sila. Next question. Next question po. Okay. Ang turo ng Biblia, gawin mo silang alagad. Tama. Ngayon, ito ang tanong. Ang turo ay gawin mo silang alagad o tatakan mo sila? Pili ka lang doon. Sagot? Yes po. Ang turo sa Biblia po, yun po yung pag-isa natin sa Diyos sa turo ni Kristo, yung binyag. At ang binyag na yun, dahil nagkakaisa ang Ama at ang Anak ng Espiritu, isang authority. Ang authority ng Ama, authority ng Anak, authority din ng Espiritu Santo. Yun ang tanda ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Dahil ayon sa Efeso 4:6, isang pananampalataya, isang Diyos. Sunod po tanong. Sunod na tanong. Okay. Ang itatatak ng banal na Espiritu ay yung tanda o hindi tanda? Yung tanda po, tama. Ang tanda po ay yung pong binyag. Then ayon nga sa Efeso 4:6, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Dahil mayroon tayong isang Diyos, isang authority. Matthew 28:19, binyagan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung anong tantatak ng Espiritu Santo, ganun din ang tatak ng Ama, sunod ng Anak, na dahil isa sila. Sunod next po tanong. Question. Pwede ba matanong na ang binyag ay tanda ng Diyos base sa Biblia? Meron? Wala pong specific tungkol doon sa talatang Episo na yun po ay binyag, tanda. Ngunit malinaw po na sinabi ng Diyos na sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turo na mismo ng simbahan na mula pa sa mga apostolis at council, konsiyo ng simbahan, na ang binyag po is the seal of God. Next and the question. Church. Next okay. Question. Ang binyag ay tatak ng Diyos base sa turo ng Katoliko at hindi turo ng Biblia. Yes or no? Categorical. Mula po sa Biblia, ang turo po ng simbahang Katoliko. Dahil meron pong authority ang simbahang Katoliko po. Kaya sabi nga ni Kristo, ang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Yun po ang authority ng simbahan. Yun po yung magisterium po. Next question. Next question po tayo.
Ang sagot mo kanina na ang banal na ang bautismo ay tanda ng Diyos base sa Biblia ay hindi sigurado. Ngayon, sinabi mo na ngayon na turo ng Biblia na ang bautismo ay tatak ng Diyos. Alin nga ba talaga ang totoo? Sagot? Pakiulit yung question, hindi ko masyadong na-recall. Sige, time pause natin. Sige po. Ang tanong ko kanina, na saan mabasa sa Biblia na ang bautismo ay tanda ng Diyos? Kanina, sabi mo, hindi specific. Pero ngayon, sabi mo na ang bautismo na tanda ng Diyos ay ayon sa Biblia. Magkasalungat. Alin nga ba talaga ang mali mong sagot doon? Objection ako, moderator. Sige, anong objection? Ang objection ko doon, nagkaroon kasi ng parang side comment. Ay, kasi, sige, doon sa mali. Oo. Yung kasi yung early pa na kanya, yung tungkol sa tanong niya, yung premise niya. Ah, okay, sige. Okay, so Brother Edwell, so yun po yung, kasi narinig ko rin naman po na yung alin, parang pinapipili niyo siya doon sa, alin doon sa mga maling sagot mo. So, maliwanag po narinig ko yun. So, iwasan po natin yun, ano? Okay, so paki-ano na lang po uli yung tanong. Alisin po natin yung mga side comment, no? Sige po. Sige, paki ano po ulit, sasagutin niya. sige. Okay, palitin ko ano na, i-reverse ko lang. Okay, kanina tinanong kita kung saan mababasa sa Biblia na ang bautismo ay tanda ng Espiritu. Sabi mo, hindi specific. Sa ngayon, tinanong kita ulit kung ang tanda ba, ang bautismo ba ay tanda ng tatak ng Espiritu. Sabi mo, ayon sa Biblia. Alin sa dalawang sagot mo ang pinakatama? O, walang side comment doon, ha? Pinakatama. Okay, sige. Sagot. Ang sagot po natin, ang lahat po ng sagot ko ay tama po. Malinaw po, sapagkat ang tatak ng Espiritu Santo ay authority. Yun ay authority po ng banal na Espiritu Santo. At ang tatlong persona, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo, isang authority lang sila. At ang simbahan naman, binigyan ng authority. Kung anong ipaintulot okay. Ninyo sa lupa, yun ang sunod ipaintulot tanong, sa sunod langit. Tanong. Next sunod question na tanong. Po. Sunod na tanong. Okay. Inamin mo kanina na ang tatak ng banal na Espiritu ay yung tanda. Tanong. Ang Sabat po ba ay tanda ng Diyos? Yes or no? Categorical. Hindi po. Hindi po siya tanda sapagkat ayon dito sa Marcos 2:27, sinabi rin ni Jesus na itinakda ang araw sa pamamahinga para sa tao. Hindi nilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. So hindi po maaari na ang okay, Sabat po so... ay magiging tanda. Time is up. Okay, so maraming salamat po sa cross-exam ng ating affirmative sa ating negative side. Ayan, shout-out po tayo dyan sa comment section. Si Brother Evan Paul Machon, ayan, at si Tropa Ryuel. Nandyan po sila sa comment section. Si Brother Arnel Quincho, ayan. Magandang gabi po sa inyo dyan at pa-share po ng ating live. Ayan, si Brother Hamsky, magandang gabi po sa iyo. Okay, so dako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating affirmative. At okay, 10 minutes para sa iyo, Bro Edwell. Para sa iyong rebuttal stance, okay? So, 10 minutes, time is start now. Sige po. Okay, thank you very much. Thank you very much, Madam Nance. Okay. So, dito po, mga kapatid at kaibigan. No? Medyo gumiwang ang ating kaibigan sa kanyang pagsasagot na kanyang ipinipilit na ang bautismo ang tatak ng banal na Espiritu o kayo ng Diyos. No? Sagot niya kanina, hindi specific. Pero, banalis sabi niya, ang sabi niya, nasa Biblia na ang bautismo ay tatak o kaya tanda ng Espiritu.
Eh, tinanong natin siya kung alin doon ang saan ang tama. Ay, lahat daw tama eh. Pwede bang tatama ang dalawang magkasalungat, mga kaibigan? Okay. So, ngayon mga kaibigan, lagi niyang parang ang dating ay truth church eh. Ha? Pero hindi naman yun ang paksa namin, truth church eh. Na lagi niyang ipinakita na ang Romano Katoliko ang itinatag ng Diyos. Siguro, sunod na panahon, bro, truth church tayo, no? Ako, istikla ako sa topic eh. Ang topic natin, the seventh day, Sabbath, is the seal of God, tatak ng Diyos, mga kaibigan. So, malinaw na ang tatak ng Diyos ay seventh day. Tinanong ko siya kanina, kung ano ang itatatak ng banal na espiritu, tanda o hindi tanda? Sagot niya naman, tanda. Therefore, ha? Bago tinanong ko ulit siya, na ang, ha? Ang Sabat ba ay tanda o hindi? Sagot niya, hindi. Ha? Hindi. Ang pumunta siya sa paksa, sa talata Marcos 2:27. Meron ba doong mababasa na ang Sabat ay hindi tanda? Wala eh. Marami pa sana tayong follow-up question. Kung walang pala 7 minutes, madam nags eh. Ha? Hindi raw tanda ang Sabat. Oo. Ay, kababanggit lang natin ng Ezekiel 20:12 na ang Sabat ay tanda ng Diyos. Sabi niya, hindi. Ayaw ko magsabing nagsisinungaling siya kasi side comment. Ayaw ko sabihin naluloko siya kasi side comment yan, mga kaibigan. Iwasan natin yung mga physical na mga pananalita. Alam niyo, very professional po tayo sa usaping ito, mga kaibigan. So, tanda ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, ngayon, ano ba ang itatatak ng banal na espiritu? Binanggit ko na kanina na ang tatak, the seal, ang silyo ng Panginoon ay merong tatlong elemento. Pangalan, titulo at teritoryo. Kaya yun po mga kaibigan. Oh. So, balikan po natin ang Hines Exodo. Okay. Para malinaw mga kaibigan. Exodo, talatang Kabanata 20, talatang 11. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at kaibigan. No? Okay, ito. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. So mga kapatid kaibigan, sa salitang ito, mga kapatid at kaibigan, ay nababasa po natin ang tatlong elemento ng tatak. Una, pangalan, Lord. Pangalawa, titulo, Maker. Tayo po. Brother Edwell, nawala siya, no? Nawala ba? Bro Edwell? Nawala siya, nawala. Meron, nandyan sa, pero yung baka naka-mute or baka malis. Ay, okay, ayan. Medyo, technical problem. Ayan. So, pasensya na po doon sa akin pagsasalita. At shoutout po tayo sa atin dyan sa comment section. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. At syempre, yung ating mga kasama po dito sa loob ng Zoom. Ayan, si Sir Haynes, si Bro Dandy.
and Ma'am Angie, and si Brother Jimbel. Magandang gabi, nag-join. Okay, so salamat po sa inyo nga pag-join. At habang hinihintay po natin, yes, nawala po si Brother Edwell. Medyo siguro po humina yung kanyang ano, internet. Yan, nawala siya, nawala. Ayan, abangan niyo po sa next week pa po si next week. Ayan. Debate born again versus Islam po. Abangan niyo. Hindi ko pa nalagyan po ng date pero I think Thursday. Ayan. So abangan niyo po born again versus Islam sa Thursday. Di po ako mag- ano pong paksa nila si Snad? Ano pong paksa ng actually, Muslim si Pastor Abalita at yun. Tsaka si Bro Alita naman. Wala daw kaligtasan yung Muslim. Ewan ko po si Snad. Islam. Pastor. Mali na po sila isang... dyan kasi... Yes, yes. Yeah, po lahat na. Po naman may isang... kaligtasan. Isang ustad at isang pastor. Abangan niyo po sa Webes. Yan. So at sa lahat po ng mga gusto nga magdaos ng kanilang debate dito po sa platform ng Independence. So from Thursday to Sunday lamang po yung ating mga schedule ng debate. Kasi po yung Monday, Tuesday, and Wednesday para po doon sa ibang gawain. So ayan, ayan na si Brother Edwell. Bro Edwell, ayan. Wait lang po ha. Ayan, medyo naantala po tayo. Okay, 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 sige. Naka-mute ka po, Bro Edwell. Naka-mute ka po. Ayan. Mic test po tayo. Mic test. Mic test. Ayan. Bigla na wala yan. No? Pero mahaba pa po. 5 minutes and 22 seconds pa po yung remaining time nyo para sa inyong rebuttal stand. Okay? So, ready na po? Okay na? Okay na po? Okay, sige. Okay, time resume. Sige po. Okay, thank you very much, Brother Nad. Medyo nawala tayo, no? Nawala tayo konti. Okay. Meron po tayong technical na problema. Well, mga kaibigan, patuloy po natin ang basa po na ang Sabbath ay Sabbath ni Sabbath ay tatak ng Diyos. Ngayon, ano nga po ba ang itatatak ng Diyos, mga kaibigan? Siyempre, sa Apocalypse, lagi po tayong hinahanapan kanina. Dito ba mababasa sa Revelation 7:2 and 3 na merong Sabbath tatak ng Diyos? Mga kaibigan, mga premature na mga tanong po yun. Sapagkat wala din naman akong binanggit na nandun sa talata mismo, di ba? Kumbaga, atin pong pinagsama-sama ang lahat ng mga talata para mabuo. Baka hindi alam na ang pag-aaral pala ng salita ng Panginoon ay konti rito, konti doon, konti rito, konti dito, bilin dito, bilin, na upang mabuo ang isang pag-aaral, kaibigan. So, malinaw po na ang tatak ng Diyos ay seventh day. Bakit po? Sapagkat talagang merong tatak ang Diyos na itatatak sa lipin ng ating Panginoon. Siyempre po, wala po doon sa Revelation kung Sabado ba ito or 70, wala po doon. Siyempre, hahanapin natin sa buong Biblia. Diba? Ganun po ang pag-aaral eh. Ha? Ganun po ang pag-aaral. Ngayon, nasubukan natin na ang Sabat ay tanda na binigay ng Diyos sa kanyang mga anak nang sa ganoon makilala ang Diyos at makilala din ng Diyos ang kanyang bayan, kaibigan. So, merong pagkakilala. Bakit po? Ha? Sapagkat meron pong sinabi sa Matthew 7:21 na hindi ang lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, makapasok sa karanang langit,
kundi sila lamang gumagawa, gumaganap sa kalooban ng aking Ama. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang tanda ay pagkakilala. Ha? So, sinabi ng Panginoon doon sa mga tao na walang tanda. No, baka sabihin naman, hahanapan naman ako ng ganitong pananalita, no? ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ano po ang mayroong kinalaman sa pagkilala? Sabat po eh. No? Di ba ang tanda o kay tatak ay ba mayroong kinalaman sa pagkilala? So sabat lang po, kaibigan, ang mayroong kinalaman sa pag-alala. Pagkilala mga kaibigan. So therefore, okay, ngayon dinidefine natin ang tanda. At tatak, dito po ay interchangeable. Dito po sa Roma 4:11 na ang tatak o kaya tanda ay interchangeable. Ngayon, tinatanong niya tayo kung ito ba'y nagpapatuloy. Hindi po yun ang paksa eh. Hindi po yun ang paksa kung ito'y nagpapatuloy. Sige, pagbibigyan na kita, nagpapatuloy po yan. Sige, pwede mo na itanong yan mamaya. Nagpapatuloy. Sapagkat inuotos po yan ni Kristo. Ha? Inuotos ni Kristo, Matthew 24:20, na ipanalangin nyo ng inyong pagtakas ay hindi mangyari sa taginaw o sa sabat man. Tanong, nagpapatuloy? Yes, nagpapatuloy. Mamaya, pwede mo na itanong yan mamaya, pagbibigyan na kita. So mga kapatid at kaibigan, tanda, no? Malinaw po, nabanggit ko na, hindi naman gaano mahaba na talagang mayroong tatak ang Diyos. At kapag walang tatak, hindi niya po ito kilala. Kaya kawawa po ang walang tanda, no? So mayroong tatak ang Diyos, mayroong tanda ang Diyos, ang sabat ay sabat sa Panginoong Diyos. At ang sabat nito ay inangkin mismo ng Diyos. Okay? Banggit din ko na rin po na mayroong tatlong sabat na binanggit niya, Biyernes daw, Sabado at Linggo. Mga kapatid kaibigan, mayroong tatlo. Okay? Ito po, mabasa po natin sa Leviticus 23:3. Anong sabat po ito? Pangpitong araw po na Sanlinggo. Leviticus 23:32. Ito po yung pangsampung araw ng pangpitong buwan. Sabat ng mga Hudyo po ito, kaibigan. Okay? At ano pa? Leviticus 25:4. Sabat sa lupain. Bawat ikapitong taon, hindi mo aanihin, hindi mo puputihin ang mga pananim sapagkat sabat sa lupain, mga kaibigan. So yun po mga kapatid at kaibigan. So yun lang po naman po ang pinatunayan ko. Na okay, so time is up po. I seal of God. Time is up. Ayan. Ay, wait po. Okay, brother friendly. Bakit na iba tayo ng ano? Okay. Teka, choppy. Ready na po ako. Parang, okay. Mic test muna. Bro, friendly, mic test. Nag-choppy ka kasi kanina. Ay, nag-free siya, no? Nako, ano ba nangyayari? Bro, friendly, choppy ka. Hello. Ayan. Nag-choppy ka talaga. Choppy ba? Choppy? Oo. Ayan, ba? Okay, sige, out ka muna tapos medyo mahina siguro yung signal. Ayan, oo, mahina. Okay na, ha? Medyo, naka-freeze ka sa akin eh. Choppy ba? Oo. Ayan. Naririnig mo ba kami? Ano, leave muna ako? Hindi, teka mo. Naririnig mo kami? Klaro ba? Ayan. Sige, okay. Oo, klaro naman. Sige, mic test muna. Okay, sige. Mic okay, test, so mic test. Ayan.
Okay, so ayan, maraming salamat po sa iyo, kapatid ni Edwell, para sa iyong rebuttal stand. Okay, so dako na po tayo para sa cross-exam ng ating negative side sa ating affirmative. Okay, so Brother Friendly, 7 minutes, time start now. Sige, tanong. Okay, okay na ba? Okay na ba? Sige, sige, tanong. Okay. Tanong. Okay, okay, tanong. Nabanggit mo kanina na ang pag-aaral ng Biblia ay pakunti doon, pakunti sa kabila hanggang maipon. Therefore, ibig sabihin, interpretation. Yes or no? Categorical? Yes. Right, well? Wala po akong narinig, Madam Nads. Ay, naputol po siya. Pakiulit. Ay, Lola, naputol ba? Siguro, medyo, delayed yung dating sa kanya. Pakiulit, pakiulit. Nag-freeze ka kasi sa ulitin ko. Nabanggit na, rinig ba, Mr. Edwell? Oh, yes, narinig rinig na. Ba? Oh, sige, tanong. Okay. Okay. Sabi mo kanina na ang pag-aaral ng Biblia, pakunti-kunti doon, pakunti-kunti dito hanggang mabuo. Therefore, interpretation. Yes or no? Pakiulit muli. Hindi ko na narinig. Yung huling salita mo? Yes. Teka, time post tayo ha. Kasi na, bro, friendly, out ka muna tapos balik ka. Talagang choppy. Sige. Yeah, ayan. Sige. So, medyo may technicalities po. pasensya na po talagang malimit na nangyayari yan sa mga debaters natin. At kahapon din po medyo tumigil din kami at si Brother Denmar ay medyo mahina din po yung kanyang signal. Okay? So, habang hinintay po natin, nasa cross-exam na po tayo para sa rebuttal stand ng ating affirmative. Okay? Ayan. Okay, so abangan nyo po sa Webes ang yung friendly debate po ng ating isang pastor as isang ustad. Ayan. So abangan nyo po sa Webes. So October 10 po. Ayan. So abangan nyo po. Okay, nasa na si magandang gabi po. Pasalamat po sa mga nag-share yung ating live. Ayan, so kung kayo po ay nais na idaos yung inyong friendly discussion dito sa atin sa In Defense of the Truth platform, ay message lamang po kayo sa akin para po mai-ano natin sa schedule. Okay na ba? Yan. Wait, saglit lang ha. Okay na? Sige. Okay na? Ayan, parang nag-chachapi ka pa. Sige, mic test tayo. Tao yet. Mic test. Ayan. Naririnig mo na ba, Bro Edwell? Baliwanag. Yes, oo, narinig na. Okay, saglit lang po ha, saglit lang. Narinig na? Okay. Tumatakbo po yung oras ko. Lumalakad lang eh. Parang maubusan ako ng oras. Sorry, nakaano pala tayo. Okay, wait lang. Nakaabante yung oras ko. Sige, ulitin na lang po natin, no? May first question lamang po siya, no? First question pa yun? Oo, hindi pa nako. Sige po. Pasensya na. Ayan, may tao kasi kanina. Napunta na ako sa taas. Okay, so ayan. okay, so 7 minutes para sa iyong cross-exam, Brother Friendly. Time start now. Sige po, tanong. Okay po. Rinig ba ako? Rinig? Malinaw po, Redwell? Sige. Okay. Sinabi mo kanina, narinig ko, na ang pag-aaral ng Biblia ay pakunti-kunti dito, pakunti-kunti doon. Therefore, interpretation.
Yes or no? Categorical? Yes. Madam Nats, yung huling salita niya, hindi ko na ano eh. Okay. Pumipitik eh. Okay, paano ba? Ako na lang ba mag-uulit? So, sabi, ito po yung question niya. Narinig po ba ako, Claro? Sige na, ikaw na, i-relate mo. Okay, sabi niya, ang narinig po niya sa stanyo kanina, sa inyong rebuttal, na ang pag-aaral ng Biblia ay pakunti-kunti dito, pakunti-kunti doon. Ito ba ay base sa self-interpretation? Yes or no? Tama ba? Friendly? Teka po muna ha, saglit lang. Tama ba? Friendly? Self-interpretation? Yes, yes. Yes po. O yun, okay. Yun daw po. So, categorical po. Base sa Biblia, base sa Biblia, hindi self-interpretation, kapatid. Base sa Biblia. Next question. Okay, next question tayo. Sunod na tanong, bro, friendly. Okay, next na question. Ginamit mo ang Mateo 20 na nagpatuloy ang Sabado sa panahon nilang Kristo sa mga Kristiyano. Ngayon, sa talatang bang iyan, sa araw ng Sabado, sumasamba ba sila ang mga apostoles? Sumasamba sa araw ng Sabado? Sumasamba or hindi? Sagot. Time, okay. Paano ba? Naka-time pose naman tayo. Si parang Brother Edwin niya. Naman yung ano, ang may problema sa signal. Brother Edwin! Yuhu! Ayan. Okay, so nagtatanong si Brother Evan, Paul, ayan. Wala pa po eh, wala pa pong debate si Brother Mel, ayan. Okay, Brother Edwell, wala naman siya. Para nagpapalitan lang kayo. Wait lang. Palitan ang signal. Kasi maulan eh, kaya nga ganyan ang signal. Paula, dito sa amin, ambon-ambon lang. Pero ano, kanina pa rin siya ganon. Makulimlim, tapos mamaya ulit, mamaya ambon lang. Yan, so maghapon siyang ganon. Parehas naman dito kasi klima na yung Pilipinas. Oo. Okay, so ayan, pasensya na po ah. Nagkakaroon tayo ng technical problem. Ayan. Habang hinihintay po natin. Yan. So, shout out po tayo dyan sa atin sa comment section, sa live. So, kung meron po kayo mga nice na... At sa lahat po ng mga Catholic din na gusto pong mag-topic. Ayan. So, every Monday, meron po tayo. Or message po kayo. Message po kayo. Tuesday and Wednesday, 8 PM naman. So, pwedeng mag-topic ahead of time para... sa mga kapatid po nating Catholic. Okay, ayan, nakabalik na si Brother Edwell. Wait lang po. Bro Edwin? Mag-rest muna. Sige, next question. Okay, ulitin ko yung tanong. Okay. Ginamit mo ang Mateo 20, sabi mo nagpatuloy ang Sabat sa kanila. Ngayon, ito ang tanong ko. Sa Roma 20 ba, sa araw ng Sabado, sumasamba ba sila? Yes or no? Categorical po. Roma 20. Mr. Ama po, Director, Roma 20 Mateo, ang tinatanong niya. Time post. Mateo. Sorry, Mateo yon, Mateo. Mateo 20 yung ginamit niyong talata. Ginamit yung po daw talata. Sagot? Okay, sagot. Ang mabasa po, okay, tanong no? Sumamba ba sila? Walang word na mabasang sumamba. Pero ang sabi ni Kristo, actually binanggit ko naman kanina, ipanalangin nyo na inyong pagtakas ay hindi mangyari sa araw ng Sabado, Sabat. Ayun ang mababasa, kapatid na Dong. Okay, next question. Okay, next question. Ang Sabat ba, ayon sa iyo kanina, sabi mo, ang Sabat na Sabado sa mga Hudyo. Tama ba? Yes or no?
Sagot? Ay, hindi. Mali ka. Ang sabot ay para sa tao. Binanggit mo kanina, Marcos 2:27, ang sabot ay para sa tao, hindi para lang sa audio lang. Objection, moderator. Ay, time post. Sige, anong objection? Ang tanong ko kasi, nabanggit niya kasi kanina, hindi ko alam kung gumamit siya, parang hindi siya gumamit ng talata. Ang sabi niya, ang sabat na sa mga Hudyo, yun yung tanong ko. Kaya nga sabi ko sa kanya, nabanggit din niya yun. Yes or no, narinig ko kasi. Okay. Brother Apprendi, parang yun yung sagot niya. Yung sabat nga daw ay hindi ginawa katulad daw nung sinabi mo kanina doon sa Marcos na ito ay hindi sa Hudyo lang o hindi sa tao. Yun yung sagot niya. Naintindihan mo ba kanina yung kasi yung narinig ko? So tanggap mo ba yun? Tanggap mo ba yung tanong ay sagot niya na yun? Doon nga ako nag-object kasi ang sabi niya kanina, wala siyang ginamit na talata, nabanggit niya lang na ang sabat ay sa mga Hudyo. Yun lang ang narinig ko. Kaya yung tinanong ko siya na nabanggit ba niya kanina, yes or no. Yun lang ang tanong ko. Okay. Brother Edwell, parang kinoconfirm niya po na nabanggit niyo yata kanina na yung sabat ay para sa Hudyo. Wala pong talata okay, pero nabanggit lang. Ito ang sagot ko sa iyo, Madam Nads. Sige po. Nirelay ko lang yung sinabi niya na ang sabat ay para sa Diyos. Sinabi niya yon na nirelay ko lang yon sa aking paliwanag kanina. Ngunit niribat ko na para sa tao, hindi para sa Diyos lang. Okay. So, yun yung ano niya, Freddy. So, next question na lang tayo, no? Okay? Okay. Sige. Okay, next question. Ito bang Sabado na tinindigan mo? Meron bang Kristiyano na sumamba ng Sabado? Meron Kristiyano sa panahon ng mga apostoles, ha? Sa panahon ng mga apostoles at early Christians, meron ba mababasa sa Biblia na sumamba sa araw ng Sabado? Meron o wala? Sagot? Meron! Next question. Okay, next question tayo. Next question, saang talata na sumamba sila yung mga early Christians, ha? Christian hindi Hudyo, ha? Yung mga Christians na naniniwala kay Kristo na sumamba sa araw ng Sabado. Yung Sabado talaga sumasamba sila. Sabi mo meron bang talata na alin? Sabi mo meron? Sagot. Saang talata? Okay. Kristiyano, Lucas 23:56, at sila'y nagpahinga ayon sa utos, no? Lucas 23:56, ang tanong mo, meron Kristiyano? Meron. Next question. Okay. Objection, moderator. Time post. Sige. Ang objection ko kasi, moderator, hindi pahinga. Ang sagot niya kasi tungkol sa pahinga, ang tinatanong ko sa kanya, pagsamba. Yun po, hindi po niya nasagot po. Kasi ang sagot niya, pahinga. Ang sagot ko okay, sa sige. Meron bang sumamba? Sige. Okay, Brother Edwell, ang hinahanap po yata ni Bro Friendly ay yung hindi ang araw ng pahinga, kung hindi yung araw ng pagsamba. Na Sabado. Sabado na sumamba yung Kristiyano. Okay. So meron tayong mababasa na pagsamba. Apokalipsis 14:7. Sambahin ang may lalang ng langit at lupa. Yun ang mababasa. Bago ang pagsamba sa may lalang, Exodus 20, talatang 8, Sabat. Okay, next question. Next question, dahil hindi mo sinagot direct na mayroon bang sumamba. Kasi ang tanong ko sa'yo, premise ito, ang tanong ko kasi sa'yo na sinong Kristiyano na mga tagasunod ni Kristo sumamba sa araw ng Sabado. Ito, ulitin ko ulit ang tanong. Saan ba talata mababasa na sumamba sila sa araw ng Sabado? Meron ba talata babasahin natin? Meron o wala? Okay. Sagot. Lucas 23:56, basahin ko, ha?
at sila'y nagsiuwi at nanghanda ng mga pabango at mga ongguwento, at nang araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. Yun ang mababasa. Objection, Moderator. Objection. Pagpahinga kasama ang pagsamba doon. Okay, okay, time pause. Okay, time pause tayo. Yes, anong objection? Ang hinahanap ko kasi kanina, kinaklaro ko lang. Eh, maging honest po siya. Sabihin niya, wala, kung wala talaga. Kasi ang word na hinahanap ko, yung sumasamba talaga, hindi yung nagpahinga. Magkaiba po ang pahinga, magkaiba po ang pagsamba. Kasi sariling interpretation po ang mangyayari kung sige, nagpahinga. Lang po sabihin natin. Okay. Yung word na lang, samba talaga, sige. Yun yung hinahanap ko. Sige, sige, friendly yun. Umahaba kasi yung anon, mauubos yung oras mo. Okay, sige. Brother Edwell, for the last time, meron po ba daw tayong mababasa na yung araw nga ng Sabat, na Sabado ay sumamba yung mga Kristiyano? So may mababasa daw po ba tayo? Okay. Pagsamba daw po, pagsamba. Okay. Basahin ko ah. Sabi rito sa... Okay, sabi rito, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Meron tayong mabasa na pagsamba. Sinong sambahin? Ang may lalang ng langit at lupa. Balik tayo sa Exodus 20, talatang 11, na ang pagsamba sa may lalang ay Sabat, 7th day. Yun ang sagot natin. Next question po tayo. Okay, next question. Ayon sa dictionary, ito babasahin ko dictionary premise muna. Ayon sa dictionary meaning about Sabbath, a day of religious observance. Sang-ayon ka ba na dictionary nagsabi na a day, a Sabbath is a day of religious observance? Sang-ayon ka ba na ang Sabbath ay a day of religious observance? Yes or no? Ayos naman. Talagang religious observance na Sabat, at iyan ay tatak ng Diyos sa kanyang mga alipin-alipin ng Diyos. Tatak yan, sila yan, Sabat, sapagkat yan ay tanda ng Diyos at sa tao upang magkakilala. Next question. Dahil sang-ayon ka na ang Sabat ay religious observance, ito, ayon dito sa jewishboston.com, ito ay fact na doon sa Jerusalem, mayroon talagang tatlo, kasi nga mayroong Muslim doon na nilirahan, mayroong Jewish, mayroon ding mga Kristiyano. Sang-ayon ka ba sa fact na tatlo talaga ang tatlo ang kanilang Sabat? Ang Sabat ng Muslim ay Friday, ang Sabat ng Jewish ay Saturday, ang Sabat ng Kristiyano ay Sunday. Sang-ayon ka ba dito sa fact na ito, na ito ay Jewish, Boston.com, Jewish na ito ha, record nila ng tatlong worship doon ng Sabat, kasi sang-ayon ka naman na religious ito. Sang-ayon ka, yes or no? Sagot? Madam Dance, clarification lang. Sige po. Madam Dance? Yes, sige po. Mahina ang boses niya, hindi ko gaano marinig. Okay. Pakipos yung time po niya. 12 seconds na lang. Medyo mahina talaga yung... Okay, actually, po, the last question po. Medyo mahina talaga yung signal nyo, both kayong dalawa. Sige, pakiulit ng maliwanag, bro, friendly. Ganito okay, yung mo para, no, para hindi siya makonfuse dun sa ano, isang pasada lang ng tanong, ha? Kasi ang nangyayari, inuulit-ulit mo yung tanong, nalilito siya. Okay, sige. Isang pasada lang ng tanong. Sige, bago ko i-ano yung 12 kasi seconds. Kasi kinaklaro ko. Pasensya lang po. Sige lang. Okay po. Ayon po doon sa record ng mga Jewish po. Ito po ay jewishboston.com. Record po nila ito. At Jewish po talaga ang nagsasabi na doon sa Jerusalem, ito ay fact ha, fact ito. Doon sa Jerusalem, ang Muslim, ang Sabat nila ay Friday, ang Jewish naman ay Saturday, at ang Christian doon ay Sunday. Sang-ayon ka ba sa kanilang record na ang Jewish ang nagsasabi? Sang-ayon ka, yes or no? Okay, na klaro po, Bro Edwell? Hindi ako sang-ayon sa lahat eh. Hindi.
Hindi ako sangayon sa lahat na Sabat ay Biyernes at Linggo. Hindi ako sangayon doon. Ang Sabat ay Sabado o kaya Saturday. Okay. So, time is up. Okay. Medyo po talaga delay yung mga yung signal nila pareho, kaya medyo talagang nadidelay, nakakakain ng ibang oras. Ayan. Okay, so maraming salamat sa iyo, bro. Friendly para sa yung cross exam sa ating affirmative. At dako na po tayo para sa ating mute po muna kita, bro Edwell, ha? Sa rebuttal stand po ng ating negative side. Okay, so 10 minutes sa iyo. Bro Freddy, time start now. Okay po. So, salamat po sa lahat ng viewers no na nagsubaybay pa rin. Thank you sa inyong lahat. Malinaw po ang ating katunggali ngayon na wala po siyang naitindig na ang Sabat na ito na ay tanda kuno. Sapagkat sa mga tanong ko sa kanya, halimbawa doon sa Mateo ginamit niya, wala doon Kristiyano na nagsamba sa araw ng Sabado. Paligo-ligo siya ng sagot. Ang sabi niya, sambahin ninyo ang araw ng Sabat. Ngunit, nabanggit niya rin kanina na Sabat ng Jewish. Nadula siya eh. Pero yun po ay fact. Kaya nga tinanong ko sa kanina dito sa dictionary meaning about Sabat. Yes, ang ayon po siya. Thank you po at sumang-ayon po siya. Doon po, napatunayan na sa kanyang sarili na ang Sabat is a day of religious observance. Kasi mahirap pamalian, yan po ay dictionary, yan po ay fact. Ngunit ang isang fact na kahit Jewish, Boston.com na, record ng Jewish na nagsasabi na doon sa Jerusalem mayroong Muslim, nagsisimba sa Friday, mayroong Jewish, nagsimba sila, in Saturday, at mayroong Kristiyano doon, nagsimba na Sunday. Ayaw niyang tanggapin. Bakit ipit po siya? In reality po, sa lahat ng nakikinig, kayo po ang maghuska. Ang ating katunggali at ang aral ng Seventh-day Adventist po, hindi po pwedeng paniwalaan. Kailan lang po nagsimula? At sabi pa niya kanina, nabanggit niya na dula siya, ang pag-aaral ng Biblia, kuha doon, kuha dito, para mabuo. Hindi po ganun eh. Kasi, in short, interpretation, yun po ang tanong ko sa kanya. Malinaw po, yan na yun po ay sariling pag-interpret. Gusto mo lang gumawa ng aral na gusto mo. Ngunit, the Catholic Church po, in the front of you all viewers, at sa lahat ng nakikinig at sa makakarinig palito, meron pong konsilyo. Inupuan po yan. Hindi po yan na basta-basta lang kumukuha ng saang talata. Every chapter, inuunawa po yan. Ganun po ang pag-aaral sa Biblia. Hindi po kagaya ng ating kaharap ngayon, nakuha dito, kuha doon. Hindi po ganun. Maliligaw po tayo. Ayon nga doon sa Galacia, 1:6-9. Kayo ay tumanggap ng ibang magandang balita na iba sa aming ibang magandang balita. Yun po ang mahirap. Mayroon na pong turo ang Katolik. Bakit pa kayo tumanggap ng ibang toro ko? At kailan lang nagsimula? 1863 sa panahon ni Helen White. Yun po ba ang tamang aral? Hindi po ba ninyo napag-isip na kaninong aral yan? Kung walang Helen White na nagtatag ng SDA, wala pong aral na mukhang iharap ang ating katunggali ngayon. Nauunawaan niyo po ba to all viewers now? Hindi po ganun. Hindi po ganun. Meron po tayong sinusunod. Kaya nga, ang sabi ni Kristo na iniwan sa mga apostoles kung anong ipahintulot ninyo sa lupa, ipahintulot sa langit. And that all apostle we call bishops. Dahil, and meron pong pinakahigit si Pedro. Ngunit, binigyan po sila lahat ng authority. And Mateo 18:18, kung anong ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya ang turo po ng simbahan, hindi po na kukunin mo lang dito, kukunin mo lang dyan. Therefore, self-interpretation does not the real teaching.
Kaya nga, yun ang sabi ni San Pablo. Galacia 1:6-15, take note this verse. Bagamat mayroon na kaming itinuro sa inyo, tumanggap kayo ng ibang ebanghelyo na magandang balita. Yes, pakikinggan natin ang daming turo ng magkaibang relihiyon. Magandang balita, Kristo ang tinuto. Ngunit, 1:2-19, sila'y umalis sa atin, hindi sila kabilang sa atin. Tugma po yan sa Galacia 1:6-9. Ayun, tatanggapin niyo ba? At doon sa Roma, 16:17-18, mag-ingat kayo sapagkat sila ang dahilan ng inyong pagkahiwatak-watak, pagkahiwalay-hiwalay. Ngayon, dati kayong Katoliko, dahil lang sa mga nagturo sa inyo sa Galacia 1:6-9, magandang balita ko, no? Umalis kayo sa Katoliko. Ngayon, kaaway kayo sa aral, sa doktrinang simbahang Katoliko. Mga kababayan, Juan 1:16, tinatawag ni Kristo ang lahat bumalik sa simbahan na itinatag ni Kristo. Remember, ang itinayo ni Kristo, itatayo ko aking singular po, hindi po sinabi doon mga, hindi po plural. Kaya nga doon sa Gawa 17:24, I'm not mistaken. Tingnan po natin dito ano nakalaga, Mateo, ito po, Gawa 17:24 po. Ang tinatag ng tao po. Mga tinatag ng tao. Bagamat ang topic natin hindi true church, ngunit ito po ay tungkol sa aral. Kinaklaro po natin. Nililinaw po natin. Hindi po basta-basta ang turo ng simbahan na pick up lang. Hindi po ganun. Inuunawa po ito ng konsisyo na iniwan ng authority. Kung anong ipahinturot niyo sa lupa, ipahinturot sa langit. Kaya nga ang Catechism of the Catholic Church nagsasabi, the baptism is the seal of the Holy Spirit. It's the seal of Christ. We incorporate in Christ. Nakiisa tayo. At iisang authority ang ginamit niyang Epeso 1:12-13. Hindi niya maikunik sa Sabat. Dahil bakit? Wala kang mababasa ng Espiritu Santo na ang Sabat ang silyo. Wala pong ganun. Ang sinabi po doon sa binanggit niya na tanda, tanda na ibinigay, meron pong kadugtong yon. Iniisahan lang po tayo sa ating unawa sa kanilang aral. Tanda po na ibinigay, hindi po sinabing tanda magpakailanman. Wala pong ganun. Kaya nga tinanong ko kanina, sa ginamit niyang Mateo 20, sino bang Kristiyanong nagsamba? Wala. Pero tayong mga Katoliko, the Lord's Day. What is the Lord's Day? Jesus Christ Himself muling nabuhay. That is the rise of Jesus, yung muling pagkabuhay. Mateo 28:1, sa araw ng Linggo, muling nabuhay si Jesus Christ. At sa 28:9, sinamba si Kristo. At pagdating sa 16:17, ang mga apostolis, sinamba si Kristo sa araw ng Linggo. Kaya nga doon sa Gawa 20:7, sila Pablo, sa araw ng first day of the week is the Sunday. Yun po ang sabi ng Mateo. Kasi ang ikapitong araw sa Jewish, yes, correct. That is Saturday. Tama ka doon. Ngunit, magkaiba po ang Sabat at day. Kaya nga doon sa Genesis 2:3, walang binagay doon na araw. Bakit? Dahil in dictionary, linaw po, na sinang-ayunan kanina na tinanong natin siya, dictionary about Sabat, a day of religious observance. That is Sabat. Kaya nga doon sa Marcos 2:26, sinabi rito
na sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw sa pamamahinga para sa tao. Para magpahinga ang araw. Ngunit, ang hindi nilikha ang tao para sa araw, hindi tayo magpaulipon, magpaalipin sa araw. Kaya nga, wala siyang naibigay na talata na sinamba ng mga Kristiyano ang Sabado na tinindigan niya. Kung Sabat ang pag-uusapan natin, sang-ayon ako, sang-ayon ang buong Katoliko. Bakit? Dahil Sabat is the rest. Pero pag in-apply mo yung day, dyan po tayo nagkakamali. Dahil ang day, yan po kung araw mong pahinga. Magkaiba po yun. Idugtong mo lang, ang araw na ito is Sabat ko. Halimbawa, nagtrabaho ka ng Martes. Eh ano pahinga mo, Lunes? Yun po yung Sabat mo, pahinga. Thank you po. Okay, so time's up. Okay, ayan. Diyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating negative side. Okay, so dako na po tayo para sa cross-exam ng ating affirmative. Okay, 7 minutes. Saglit na po. Ayan. Okay, 7 minutes. Preferably, paki-unmute. Nakamute ka. Okay. Ayan, okay. So, 7 minutes. Time is start. Now, tanong po. Tanong. Okay. Okay, Mr. Binondo. Ang sabi mo kanina, ang Sabat ay hindi tanda. Ito ba ay ipagpatuloy mo na patunayan na ang Sabat ay hindi tanda? Yes or no? Categorical? Yes po. Sapagkat ang binasa po ninyo, meron pong karugtong na nakalagay. Tanda na ibinigay. Hindi po tanda na magpatuloy kailanman. Ibinigay. Magkaiba po yon. I-connect mo sa Episo. Ibang usapan po yun. Dahil ang tatak ng Espiritu Santo, hindi mo maitatak. Dahil walang nasusulat doon ng Espiritu Santo ay araw ang kanyang tanda. Wala question po. Next susunod question po. Tanong. Next question. Okay, pinatunayan. Mr. Binondo. Confirmation lang. Ang Sabat ay tanda. Yes or no? No. Hindi po siya tanda. Bakit? Ito po ay ibig sabihin na ibinigay. Paalala. Ang term po na tanda ay paalala. Bakit? Kung sasabihin mo na ito ay sinyo o tanda, dapat ito ay magpakailanman. Walang pong mababasa sa Biblia na ang Sabado na tinindigan mo ay magpakailanman. Next question. Wala po. Next sunod question. Po tanong. Sunod na tanong. Okay. Ang sabi mo, ang Sabat ay hindi tanda. Basahin ko ang talata. Ezekiel 20 talatang 12, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. May nabasa. Sunod na tanong, Mr. Binondo. Okay. Anong araw po ba ang pangpitong araw? Sagot. Ang ikapitong araw po, nagdepende po yan. Dahil ang papapahinga, ang 70 of the week, nagdepende po. Yun po yung rest. Rest po ang ibig sabihin po. Next question. Okay, next question. Okay. Okay. Para sa iyo, ang ikapitong araw ay depende. Okay, para sa iyo. Ngayon, para sa Diyos, depende pa rin mo ba o tiyak? Sa Diyos po ay tiyak na dalawa ang kanyang binigay. Sapagkat sa mga Israel, binigay niya ang ikapitong araw. Ngunit kung anong hindi niya binanggit doon, kung anong araw ang binigay sa kanila. Ngunit dito naman sa Hebreo 4:7 hanggang 9, malinaw po dito ang nakalagay. Ito po, babasahin po natin ang Hebreo 4:7 hanggang 9. Next question. Meron po pong isang araw. Next question. Next question na. Okay. Ang sabi mo kanina, hindi tiyak ang pangpitong araw. Para sa iyo, hindi tiyak. Basahin ko ang talata, ha? Leviticus 23:3. 6 na araw na gagawa, natapwat sa ikapitong araw ay Sabat
na takdang kapahingahan. Okay, may takdang kapahingahan. Sunod na tanong, Mr. Binondo. Wala bang Sabat sa aklat ng Hinesos? Meron o wala? Categorical. Yes, merong Sabat. Ngunit hindi specific kung anong araw. Walang nakalagay doon sa binasa mo kung anong araw. Bakit? Dahil mismo dito sa Hebreo 4:9 na tinawag niya ngayon. So mayroon pang itinakdang araw. Kaya nga in dictionary, the Sabat sunod pa is the day of religious. Next question. Sunod na tanong. Okay. Next question. Okay, salamat naman. At inamin mo na sa aklat ng Hinesis may Sabat na. Anong meron? Okay. Balikan ko uli ang sagot mo kanina. Ang tatak ng Espiritu ay bautismo. Sure ka ba dyan? Sagot? Yes, sure na sure po. Dahil malinaw po. Ang Espiritu Santo ay nagtatak. Isa pong authority at ang authority niyan malinaw sa Mateo 28:19. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Isa po silang authority at yan ay Cristiano ayon po sa turo ng Simbahan Katolik. Sunod na tanong. Next question. Okay. Next question. May papasahin ako. Ang sabi mo ang tatak at sure ka dyan. Sabi rito sa Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. The Church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is good. Is proof that the fact that the Catholic Record, London, Ontario. Sinabi rito na ang tatak ng Romano Katoliko ay Sunday. Sa iyo ay bautismo. Alin ang tama para sa iyo? Tama ang binasa mo. Dapagkat ayan ay tanda po ng aming pahinga. Yan po ang Sabat namin. Magkaiba po ang ginamit dito sa Efeso 1:12-13. Dahil ito ay tatak ng Holy Spirit. Kaya nga, ang sabi mo kanina na tanda, yan po ay tanda ng pagpahinga. Kaya nga, ibinigay ng Diyos sa mga Hudiyong Sabado. At sa amin naman, tanda ng aming panga. At the same time, Lord's Day. Si Kristo muling nabuhay, sinamba namin. At saka sa araw ng Linggo, yun ang rest namin. Next question. Next question. Next question. Last question na ito, madam. Sige. Sige po, tanong. 40 seconds na lang eh. Sige, tanong ka ulit. Okay. Ayaw ko po yan. 40 seconds na lang. Alanganin na. Okay. Okay, sige. Thank you po. Okay, so officially, mini-wave na po ng ating nagko-cross-exam, yung kanyang remaining time. Okay, so maraming salamat po sa iyo, kapatid na Edwell, para sa iyong cross-exam sa ating negative side ng ating friendly. Okay, so dako na po tayo ngayon para sa final conclusion. Wala na po itong ano ha. So wala po tayong side comments at wala na po tayong objection dito sa ating final conclusion, okay? So brother friendly, okay? So since ikaw yung negative, okay? So 7 minutes para sa yung final conclusion. Time start now. Sige po. Malinaw po sa lahat ng nakikinig na bagamat tayo po ay negative, tayo po ang nagtayo sapagkat tinanong niya po sa atin tungkol sa itinayo natin yung stand na ang silyo ay ang baptism talaga bagamat siya po ang affirmative dahil hindi niya po kayang patunayan na ikunik ang Efeso 1:12-13 na iyan ay tatak ng Espiritu Santo dahil wala naman nakalagay doon na ang Espiritu Santo Sabado ang tatak. Wala po. Malayong malayo po sa katotohanan. Ano po ang ginamit niyang Ezekiel? Yan po ay tanda na ibinigay. Kagaya po ng ginamit, doon po siya nahuli ngayon. Malaki pong salamat dahil ginamit niya po yung basahon ng Katoliko. Sabi niya, tanda ng Katoliko. Yes, tanda po ng aming pagsamba, tanda ng aming pagrespeto sa Panginoon na muling nabuhay. Tanda po yan. Pero magkaiba po yung silyo na panghabang
buhay at saka authority. Magkaiba po ang authority at yung tanda lang, tanda na ibinigay, ito ay pag-alala, magkaiba po yun. Pero ang Holy Spirit po, ang silyo na panghabang buhay, ito po ay kaligtasan at yan po ay authority. Hindi po yun authority ang tinindigan ng Sabat. Hindi po yun authority, magkaiba po. Ang authority ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo ay iisa. Bakit sila tugma doon sa Mateo 28:19? Dahil si Kristo mismo nagsabi, gawin ninyo silang alagad. Paano ba tayo maging alagad ng Diyos dahil sa binyag? Yun ang tatak ng Espiritu Santo na kaisahan sa Diyos. Malinaw yun. Dahil sa pamagitan ng binyag, naturo ni Kristo na nakiisa tayo. Pero yung tanda na sabi niya doon sa binasa niya na Linggo, yun po ay tanda ng ating pagiging Kristiyano. Si Kristo muling nabuhay sa Mateo 28:1 sa araw ng Linggo, sinamba siya sa kama 9, sa verse 9, sinamba siya ng mga babae at ni Maria, at sa 16:17, sinamba ng mga apostolis. Sa New Testament po, sinunod nila Pablo. Gawa 20:7, sa araw ng unang araw, yan po ay Linggo sa mga Jewish practice po, dahil Sabado po ang kanilang gapitong araw. Hindi po sinunod ng mga apostolis ang Sabado. Even si Kristo hindi sumamba sa araw ng Sabado. Bakit? Dito sa komento ni Juan sa 5:18, lalo namang pinagsisikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang siya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamahinga. Sinabi pa niya na ang Diyos ang kanyang Ama. Nilabag! Hindi po yan na kuminto ng mga Hudyo. Yan po ay pak. Yan po ay pak. Bakit? Si Juan mismo ang nagsabi. Hindi Hudyo ang nagsalita dyan. Si Juan na nakasaksi kay Jesus na lumabag si Kristo sa araw ng Sabado. Bagamat pumasok si Kristo sa simbahan, hindi ibig sabihin na practice niyang pumasok, nagsamba. Wala kang mababasa na si Kristo ay sumamba. Kaya nga doon sa Revelation 3:9, yung sumusunod sa utos ng mga Hudyo, mga sinaguga ni Satanas. Pero tayong Katoliko, napatunayan po natin na ang Sabat natin o rest, ayon sa dictionary, the meaning of Sabat, a day of religious observe. Kaya nga lahat ng tanong ng ating kaharap ngayon, nasagot natin lahat. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Nasa simbahang Katoliko, tayo po ay tumitindig sa katotohanan na hindi po pwedeng maging tama ang nagtatag lang ng doktrina sa panahon ng 1863, sa panahon ni Helen White. Nung wala pa si Helen White, mayroon na kayang doktrina ang SD? Wala pa. So paano ngayon yun? Gagayahin natin yung sinabi niya na kuha doon, kuha ditong talata. Self-interpretation. Hindi po ganun ang simbahang Katoliko. Kaya all sa 7 Adventists po, dito po sa Katoliko, wala pong pira-pira. Ako po, wala po akong, member po ako ng CFD, wala po akong sahod. Nagpasalamat po ako sa Diyos. Sarili ko pong pira ang ginagastos ko. Bakit po tayo nagpatuloy dito kahit mahirap ang buhay? Dahil po, sa langit po ang ating reward. Hindi po dito sa lupa. Enough na po na yung katawan natin. Okay, enough din po na may income tayo na bless ni Lord. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig talaga ngayon. Malinaw po sa inyo. Ito po ha, take note ulit, Galacia 1:6-9, bagamat kayo'y tumanggap ng ibang magandang balita. Take note, lahat ng religious nagtuturo ng magandang balita tungkol kay Kristo. Pero sabi doon sa Mateo 7, hindi lahat ng tao sa akin ng Panginoon hanggang 9, huwag kayong tumanggap ng ibanghelyo. Roma 16:18, kayo ay mag-ingat kayo sapagkat mayroong gagawa ng para na pagkabaga, bahagi-bahagi. Ngayon, marami ng relihiyon nagkabahagi-bahagi na tayo. Pero the promise of Jesus Christ in Juan 10:16,
iisahin ko sila, pag hinahanap ko ang aking mga tupa para pag-isahin sa iisang toril. Ang toril na ito, ito ang tinayo ni Kristo sa Mateo 16:18. Aking simbahan o aking iglesia. Singular po yan. At ang iniwang otorite kay Pedro, only Catholic Church merong listing of popes. Peter is the first pope. And only Catholic Church ang turo nasa Biblia at ang otorite, only Catholic Church magisterium tradition in scripture. Only Catholic Church gather and canonize the Bible. Ngayon, bumili kayo ng Biblia ng Katoliko, tapos magtuturo kayo, 18 century nagmula ang inyong doktrina, magising kayo lahat ng viewers. Hindi po ito personal, ito po ay pagpahayag ng katotohanan na sana magising kayo. Wala pong maling doktrina ng Katoliko. Sinisiraan lang tayo ng ating mga kaibayo. Maraming salamat po. Thank you. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Bro Dong. Ayan, thank you so much po. At ayan, dyan sa atin sa comment section, sa ating live. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment. Syempre, yung nag-share po. Thank you so much po. At again, thank you, Brother Penti. At dako na po tayo para sa final conclusion po for 7 minutes ng ating affirmative. Okay, Brother Edwell. 7 minutes, time start now. Okay, thank you very much, Madam Nats. Mga kaibigan, tapos ng debate. Ha? Tapos ng debate. Bakit po? Ang paksa, patunayan ko, ng seventh day, Sabat, ay tatak ng Diyos. Seal of God. Ha? Ano ang binabakbak? Ano ang binabanat? Ano ang kinukontra ng aking kalaban? Ang Romano Katoliko, ang tunay na iglesia, itinay ni Kristo. Tumama ba? Tumama ba ang kanyang pagtutol sa paksa? Barking the wrong tree. Delikado, kaibigan, naubos na ang balat ng kahoy na yon. Hindi naman pala yun ang kahoy na dapat mong balatan. Barking the wrong tree. Ha? Bakbak kay Ellen White, hindi kasama sa paksa. Eh, mukhang hindi ako gaano naganahan eh. Ha? Paksa lang tayo. Diba, di? Paksa lang. Doon lang tayo sa paksa. Huwag lumabas. Huwag tayo mag-away. Doon sa labas ng ring. Sa loob na ng ring. Mag-away, kaibigan. Baka naman sa sunod, maalaman mo na rin. Ha? Paano lumaban sa loob ng ring? Ha? Ellen White, binakbakan, 1863. Hindi naman po yan ang paksa. Hindi ka naman kita samahan dun eh. I will not go down to that level ng iyong argumentation, Mr. Binondo. Ha? Ang paksa natin, Sabat, Seventh Sabat, Saturday, o Sabado, Seal of God. Ha? Okay. Ngayon, lagi mong binabalikan. Ha? Na hindi biblical, no? Okay, kanina, Mr. Binondo, bigla ka, nagulat ka, bulagta ka eh. Nasabi mong hindi tanda, nung binasa kong Ezekiel, tanda na. Pero sa mga Hudyo, ay wala tayo kung sa Hudyo o sa Pilipino eh. Basta tanda, okay? Bago, pina-confirm ko sa'yo kung ano ang tanda o kay tatak ng Romano Katoliko. Sabi mo, bautismo. Authority. Nung binasa ko ang inyong aklat mismo na Sunday is our mark and authority and religious matter, bulagta ka uli. Mabuti na lang. Hindi gaanong malalim ang pagkabulagta mo. Ha? Mabuti hindi gaanong malalim. Eh kung malalim, patay kang bata ka. Ha? So mga kapatid, okay, basahin ko. Sabi mo hindi biblical. Hindi biblical ang konti rito, konti doon sa pag-aaral ha. Ah, sana malaman mo ito. Aral para sa iyo, bro. Isaiah 28:13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila ay utos at utos,
utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Hindi biblikan? Isaiah 22:13. Tandaan mo bro, isulat mo, i-jot down mo ang talata. Sabi mo hindi biblikal. Ngayon, sabi mo na linggo na ang pagsamba, hindi na nagsasabat si Pablo sa araw ng Sabat. Ay, ang dami natin talata eh. Oh? Meron pa ba akong okay. Ang dami natin talata bro. Ito. Gawa. Buhat. Gawa. 17:2. Ang sabi rito ah. Gawa 17:2. Eh marami kang overshot sa mga sinasabi mo eh. 17:2 ng gawa. Sabi rito, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at tatlong sabat ay nangapiran sa kanila sa mga kasulatan. Walang sabat? Si Pablo? Nagsasabat. Sablay ka uli. Bago, 13 at 13:42 ng gawa. Sabi rito ha, 13:42. Sabi rito, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Nabitin ang mga Hudyo sa turo ni Pablo sa Sabat na yon. Ang sabi nila sa sunod Sabado, ituro mo uli. 48, ito sabi, at nang marinig ito ng mga Hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga ipinalaga sa buhay na wala hanggan. Walang Sabat? Mali ka na naman eh, Mr. Binondo. Maling-mali ka palagi. Hindi mo natutulan ang paksa. Balikan ko, balik ako sa paksa. Ang Sabat ay tatak ng Diyos. Okay? So, ang tatak o tanda ay magkapareho. Ang mabasa po sa Ezekiel 28:13. Dahil dito ibinigay ko naman sa kanilang aking mga Sabat upang maging tanda sa kanila at sa akin upang ako ay makilala nila na siyang nagpapabanal sa kanila. Kaibigan, tanong ko lang, kilala mo ba ang Diyos? Ano, 1:4? Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad sa aking mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Okay? Ang pagsasabat, kaibigan, ang pagsunod sa kutusan, kasama ang Sabat, ay pagkilala sa Panginoon. Palitin ko, ang tanong po, kilala mo ba ang Panginoon? Ibinigay ng Panginoon ang Sabat upang makilala natin si Jehovah, makilala natin ang Ama. Kaibigan, ang Diyos ay nanawagan na sambahin mo ang may lalang ng langit at lupa bilang pagkilala sa Kanya upang pagdating ng oras, ikaw ay hindi itakwil. Sa sabi ng Panginoon, pumasok kayo, mga pinagpala, mga kilala, pumasok kayo sa karyaan na inyanan sa iyo. Buhat pa ng itatag ang sangyong okay, okay, time's up. God bless. Yan. Maraming salamat po, kapatid ni Edwell, para sa iyong final conclusion. Okay, thank you. Maraming salamat po at lalo na po sa ating mga nasa comment section at talagang tropa-tropa ng SDA yung mga nasa live nanonood. Brother Edwell at yung mga kapatid natin Catholic din na nandyan sa atin sa live. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating friendly debate between Friendly Binondo ng RCC and Brother Edwell ng SDA. Thank you so much po para sa inyong ipinakitang napaka maayos at payapa na pag-uusap. Ayan. So makikinabang po yung ating mga nakikinig sa gabing ito. Thank you so much at congratulations po sa inyong dalawa. Kung meron po kayong mga gusto pang pag-usapan, i-message nyo lamang po ako at para mai-schedule po natin. Ano? Okay? So, bago po natin tuluyang
tapusin itong debating ito ay bigyan natin ng mga konting pagkakataon kahit po mga 1 minute para sa mga gusto nyo pong pasalamatan. Meron po kayong mga ibang debate kahit po hindi dito sa platform ng Independence or sa ibang platform po or yung evangelization nyo online, pwede nyo pong i-ano dito. I-announce. Okay. So, unahin po natin si Brother Freddy. Pasensya na po talaga. Medyo masakit yung ano ko, may singaw. Ayan. Pasalamat tayo kapatid. O baka may iba ka pang debate or meron kang online or ka online evangelization. Ayan. Sige, 1 minuto. Maraming salamat po sa first of all, in up kasi Islan, maraming salamat sa yung Islan at nabigyan ng pagkakataon na makipag-debate. At kay Edwell, maraming salamat sa iyo bro. Ang Diyos na at ang mga viewers ang bahala na humusga sa debating ito. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig at sana po kung meron po kayong hamon makipag-debate ay sabihin nyo lang kay Sisnad at si Sisnad na po magsabi kung kaya lang po, hindi ko naman kaya lahat bibigyan. Yun lang pong mga aral na kaya natin. Kunti lang alam natin. So, salamat sa lahat. Thank you po sa lahat. At sana magkakaroon pa ulit na debate namin ni Bro Edwill. Magsabi lang siya kung anong paksa. Basta ba't kaya? Walang problema yun. So, thank you sa lahat-lahat. At saka NBF sa Independence, thank you sa lahat ng nandito. Kay Jimwell, sino pa to? Si Bro. Sito si Bro Dandy, si Angie Maratas, Independence of Truth. So, si Snad, maraming salamat. Thank you. Sige po. Ayan, maraming salamat din sa iyo, kapatid na friendly. At syempre, bigyan din natin ng pagkakataon. Ayan, so message lamang po ako ha. Kung meron kayong mga gustong pag-usapan at i-douse dito sa ating platform. Okay, Brother Edwell? Sige po. Well, thank you very much mga kaibigan sa inyo pong pag-antabay, sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong pagsubaybay sa ating debate and defense of the truth. Salamat kay Freddy, no? Freddy Binondo sa kanyang panahon, sa pagbigay ng panahon upang magkaroon tayo ng konting pag-uusap. Salamat din kay Ma'am Nads, isang mabait po natin ito na moderator at tinatanggap ang lahat ng mga usapin sa platform na ito. Salamat din po sa ating mga viewers, no? Shout out pala kay Rizay Lucat Catanduanes, no? Kapitbahay ko lang po yan dito dyan po sa Timburan at siya pala ay nangit. Thank you very much at sa lahat po ng mga Ivan Paul Makaton Mato, no? At kay, lahat po mga kaibigan kay Tom Avila, no? At kay Sibals Baladad, kay Evan Paul Matcon, no? Thank you very much at sa lahat po kay Dinmar, no? Na mukhang nakikinig din, sumusunod baby din. Thank you very much at shout out din sa lahat ng mga members ng Advent Biblical International Ministry at siyempre sa Taladox natin at siyempre sa Trey Media. Thank you very much and God bless po. Mabuhay po tayong lahat at paki-subscribe pala po ang aking YouTube channel, ha? WHP Edwell, no? WHP Edwell, para po ay madagdagan po yung ating mga subscriber at kailangan din po natin ng watch hours. At syempre yung ating, meron po tayong devotional, WHP Walang Hanggang Pabalita, FB page po yan. Every morning, 5:30 to 6:30 in the morning, WHP, tuldok-tuldok, space, Walang Hanggang Pabalita, paki-follow na rin po. At mga devotional na siyang kahugutan po natin ng kalakasan sa buong maghapon. Thank you very much. God bless at mabuhay po tayo. Okay, so ayan, maraming salamat din po Brother Edwell. Antay ka lang po, di po ma'am, dalawa yung topic mo. Yung isa po, wait lang, inaantay ko lang yung sagot, no? Di po ba dalawa yung topic mo na hamon? Oo po. Okay. So, okay na yung itong isa. So, yung isa na lamang po, ano, wait lamang po ha kasi may inantay akong sagot para yun naman po yung next po ninyo na pag-usapan. Okay po, message ko na lamang po kayo. Okay po? Okay, ayan. So, maraming salamat din po. Ayan, Pastor Baladad, sa ano po tayo, October 10,
Wednesday, Thursday po 'yon, Thursday. Isang ustad at isang pastor po yung magde-debate sa Thursday, October 10 po. Ayan, abangan nyo po yan. Ayan, na muli, maraming maraming salamat po. Siyempre, lalo na po yung ating mga kapatid na talaga nagtsaga rin na nandito sa loob. Brother Jimuel, ayan. Ibibigyan kita ng link pagka gusto mong makinig. Ano. And siyempre, yung ating kaindi na si Brother Dante and Ma'am Angie. Thank you so much po. At sa lahat po ng mga nag-share at yung mga nasa comment section natin at hanggang sa mga oras nito ay nandiyan po sa live. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Ayan. So isang magandang gabi po at isang mapagpalang gabi. God bless us all. Bye po. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.